Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Sir Jeff, ang inyong accidental seaman. Ito po tayo onboard sa Castorone at ating pong papakanayamin ang isa pong batikan na crew ng Saipem, isa po siyang Pilipino. At meron na po 15 years experience sa field ng kanyang job description na ating matutunan ninyo. Ang tinutukoy ko po ay walang iba, ito katabi ko na po kay si Sir Egay. Sir Egay, kamusta po kayo? Eto, mabuti naman sa awa ng Panginoon. At dito na naman tayo sa laot. Sa laot. Tagal-tagal ba tayo na, sir? Natambay for almost 9 months. 9 months? Eh, paano yun? No? Hindi naman naubos yung dito ko. Ubus. Ubus. Buti na lang ang misis ko masigasig. Ano? May maliit na tindahan. Ayun. So, ang source namin ay talagang malaking tulong yung processed food. Okay, processed food. Saan tayo sa Pilipinas? Ang origin ko talaga namin ay Bicol from Camarines Sur, Naga City. Pero lumaki yung mga anak ko dito na sa Quezon City, malapit sa Commonwealth Market. So yung ano sir, yung Bicol, yung sariling salita? Yes. Ano yung tawag? Bicolano? Bicolano. Mag-sample ka nga sir, magbit ka sa mga taga-Bicolano na sa... Okay guys, Diyos maray na... Hapon sa Indogabosgan, nandito kami ngunyan sa malapit sa Nigeria territory. Ayun, yan po. So, authentic na taga Bicol, no? Pero patagal-tagal na rin tayong nakatira sa, ano, sir? Sa Maynila. Ilan ng ano natin, sir? Ilan ng anak natin, sir? Apat. Ilan ang babae? Dalawa. Yung panganay ko lalaki, kapag ano, may asawa na, may isa na akong apo. Tapos dalawang babae, tapos bunso, lalaki. Di ano sir, tontuwa ka kasi may apo ka na. Yes, original. Hindi na ako napatawag na Peking Daddy Lo. Kasi sa mga pamangkin ko, ngayon original na ako. Kasi dati sa mga pamangkin mo, yun ang nagiging... Apo. Apo, okay. So ito po sa Sir Egay. Sir Egay po ay para sa alam mo na... ay isa pong BMO. Sir Egay, share mo naman, ano po ba yung sabihin ng BMO? Ang BMO, it means yun yung isa sa mga operator na sa production na bago dumating sa mga welders, galing muna sa amin yung tubo at may makina kaming ino-operate na may kanya-kanya kung anong disenyo, kung anong hinihingi, yun ang lalabas doon. Kaya yun ang tinatawag sa amin ay bibiling machine operator. Yun mga kababayan, yun ang ibig sabihin ng BMO, bibiling machine operator. So yung tubo, no? Kasi nasa pipeline, para sa information po ng lahat, nasa ano po kami, marami pong iba't ibang klase ng offshore industry. In particular, yes. Kami po ay expert po kami sa pipelaying. So yes. Si Sir Egay po, siya po ang namamahala or siya ang operator doon sa Bebeling. Kasi describe mo pa nga for demonstration. So isang tubo. Ang isang tubo kasi, halimbawa, kabilaan, may isang operator doon. Yes, sa dulo at dulo, may tig-isang operator. So kailangan maging maayos yung pareho para pagdating doon sa welding station, maging fix sila pareho. Ano, patatulog tunay. Yes. So, dugsong. So, may, ano yan, may orientation, kailangan Kailangan mayroon kaming kung ano ang sukat niyan galing sa welding engineer namin. Kaya, yun ang information na makukuha na para sa aming mga ginagawa. Kasi kami ay tinatawag na construction department. Okay, Sir Egay, in 15 years,
So, na-export na po kayo sa Pinay. Hindi pa kayo po nahirapan sa trabaho na yun? Ano po ba yung madidescribe niyo yung feeling? Halimbawa, nagtatrabaho kayo na mahina, Yes, definitely masabi. Sometimes sasabihin ay napakahirap at lalo na dito sa Saudi or dito sa ibang bansa, hindi sa Europe, ay napakainit. Pero once na you are love your job, you must be go on. Kasi doon tayo kumukuha ng ibubuhay ng ating pamilya. So, kailangan pa immerse tayo sa trabaho natin. Yes. Para hindi tayo mahirapan. So, yes. Magiging usual na lang ngayon yung rotation ng trabaho natin, ilagay natin sa puso at sa isip, kailangan mahalin natin. Kung mga kabuhay, napaka-importante po yun. Kasi pag hindi po natin natutunan na mahalin yung trabaho natin, magbubugyo po tayo. Wala na lang tayo bigla sa gitna ng production. So, yes. Kailangan isa yung puso po natin yung trabaho. Isipin na lang natin yung profit na makuha po natin dito na may bibigay natin sa ating pamilya. Sorry guys, so matanong ko lang, tayo ngayon ay seaman na, di ba? Yes. Bakit po tayo naging seaman? Ano po ba yung trabaho natin sa Pilipinas? Sa Pilipinas muna. Uh-huh. Before, I'm a head waiter sa isang malaking restaurant. Then, naging head waiter nga ako muna. Nag-apply ako sa Maynila. Na, stepping stone, pumunta ng Maynila. Nag-apply ako sa isang agency na papunta ng offshore. Stepping stone ko ay sa Ligabue. So, nung nasa Simacuan, yes. Pipiling pa rin tayo, no? No, not yet. When I start as a seaman, sa Ligabue ako. So, sa lakas ng loob, nag-direct ako mag-apply sa superintendent for only 6 months sa matapos ko yung kontrata sa Ligabue, natanggap ako sa Saipan. Ligabue sa Misrum. So, Sir Aiken, so ito nakita natin yung malaking contrast, no? Kasi ang pagkakaintindi kasi ng mga ordinary na mga kamumayan natin is pag sinabing seaman, ay, nagtanong agad, checkmate, or AB. Yes, it's different. Different job. Kasi yung mga traditional seaman nga kasi para mga kababayan, ano, ito yung mga chiefmate, mga kumbaga, the very beginning, they went into the school to complete maybe a navigational course or marine course. So that's what they call traditional. Pero Sir guys, sa case natin, ano, hindi naman tayo pinilano talaga na mag-aral talaga ng military for marine engineering, di ba? Yes. So, makakonsider mo para, Sir Egay, na ito ay isang accidental seaman? Yes! Yun po! Definitely! Ibig sabihin, without really having it in a plan, we have just become a seaman or seafarer, is it right? Yes. So, ito po. So, for confirmation, Sir Egay, makakonfirm mo ba? Ikaw ba ay authentic na accidental seaman? Yes! Yan po ang interview natin na panayan kay Sir Egay. Maikli lang po kasi ng construction is napakalawak po. So we will be trying to interview some of the department crew in our vessel para po sa kaalaman po ng lahat, para po magkaroon tayo ng perspective. Ano po ba talaga ang mga trabaho na nandito sa isang offshore? Flight, for example, in the pipeline vessel. So, Sir Egay, malaking salamat po sa pag-unlock sa interview nito. Thank you. Sana, sunod mga araw, unlockan mo rin ako. Halimbawa, kailangan ko na interview para sa mga kailangan natin ng mga tips, okay? Kung paano sa trabaho ng BMO, hindi tips. Okay? Yes. Salamat po, Sir Egay, sa kapapuan. Yes, it's honor. Yeah. Thank you. So, ito po, mga kababayan, ito na yung end-down natin interview. So, sunod, abangan niyo po kung sino po ang masusunod natin na magiging interview at marami tayong makuha ng mga kalaman. Ito na po ako si Sir Jeff at sa muli, bye-bye!